Ito ang tinutino at makikita nyo. Oh, meron na siyang mga bunga. Tumubo lang ito dito sa mga paso eh. Hindi ko alam kung saan galing, pero parang tumubo lang siya ng kusa. Para lang siyang damo. Pero ito, tinutino ito sa amin sa Ilonggo eh. Pero dito sa English, ang alam ko ang pangalan nito ay gooseberry. Yan ang tawag niya sa English. At ang alam ko sa ibang bansa, mahal ito eh. Sa Singapore, parang ginagamit nito itong nilalagay nila sa mga cake, pang decorate sa cake. At may mga bansa na nagtatanim talaga nito for commercial purposes, binibenta nila. Pero dito sa atin, parang damo lang ito. At marami siyang bunga. Naghahanap ako kung meron siyang hinog. Ganyan siya kapag hilaw pa, green ang kanyang kulay. Pero kapag hinog na siya, nagiging yellow or brown ang kulay ng bunga niya. Ganun ang kanyang itsura. At nung tumubo ito, alam ko na kilala ko ito kasi sa probinsya namin marami nito. Kaya hinayaan ko lang siyang tumubo dahil pag namunga naman siya at nahinog, pag tinikman mo, medyo masarap. Para siyang prutas na, para siyang aratilis na may halong pagkakamatis. Pero sabi nila, ano daw ito, may medicinal may medicinal content. At ano siya, kasama siya sa family ng mga berry, kaya masustansya din siya. At may mga sakit din siyang piniprevent kapag lagi mo siyang kinakain. Katulad sa mga berry, strawberry, ganyan, mga mulberry, mga ganyan. Pareho lang sila. So kanina pa ako nagbibideo eh, hinahanap ko kung may hinog, pero mukhang wala pang nahihinog. Kasi nung isang araw, mayroon akong nakuha dito. At medyo matamis na, hindi nga lang siya masyadong hinog. Kapag kinuha mo, hindi pa masyadong hinog, medyo mapait ng konti. Pero kapag hinog na, masarap, matamis. Ayan, pero ano siya kasi, hindi sila sabay-sabay nahihinog kasi hindi rin sila sabay-sabay na nagbunga eh. Kaya merong mauuna. Oh, ayun, merong dilaw. Ayan, oh. Ayan, so ganyan ang kulay kapag hinog na siya, medyo dilaw, or kung sobrang hinog na, nagbabrown na yan. So, ayan, kukunin ko na siya. At tingnan natin kung meron pa isa. Yan, pailan-ilan lang ang hihinog ng una. Siguro kasi marami kami dito sa bahay, kaya mga kapatid ko na pumunta dito, pag may nakita silang hinog, kinukuha din nila yan. Ayan siya, apat yata ang nakuha ko. At ibababa ko na ito at doon ko siya kakainin sa kwarto ko. Ayan, ang huling pababa na ako. So pinitsurang ko lang itong bulaklak. Ayan, ito na. Dito na ako sa kwarto. Bubuksan ko na siya. Tingnan nyo, yan, ganyan siya sa loob. Para siyang aratilis. Kaya pag kinain mo yan, tingnan mo lang kung hinog. Medyo pink ang bunga niya kapag hinog na. Pero kapag hilaw, ang itsura niyan ay green. Ganyan. Yan. Ganyan yan. At matamis yan. Kapag sobrang hinog, matamis.